Hello! Ano ba? Ang hirap maging babae. Magandang umaga! Good morning! Pasensya ka na sa buho kong magulo. Walang kaayos-ayos. Tawag nga dyan nila daw, beach wave. Good morning, kasama niyo si Maria Moreno na bumi-beach wave ang hair. Ay, na totoo, hindi lang talaga ako nagsukulay. Good morning! Magandang morning sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live. Kagaya ng sinabi ko kanina, magla-live tayo because it's another Friday! Friday morning! At alam mo naman, pag Friday, eh dapat kabisado mo na meron tayong happy hour. At paalala lang na lagi ko nakakalimutan. Paalala lamang po sa lahat ng mga minor de edad. Ito po, seryoso. Lahat ng mga minor de edad kailangan ng gabay ng magulang. Hindi. Actually, dinidiscourage ko ang mga kabataan na manood ng happy hour ko, ha. This is only for adults. This is R18. R18! Oo, mga kwentong R18. Okay? Okay ba yun, ha? Para wala na magre-reklamo na, hala, nakikinig yung mga anak ko, mga junakis na mga bagets. O, diba? Kaya, ayan, ngayon pa lang, sinasabi ko po sa inyo na, ilayo nyo po sila sa akin. Ilayo! Ilayo sa akin. Good morning po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Pwede ba tayo magbasa ng mga messages? Kasi hindi ko nakikita eh. Hello kay Glenn! Hi kay Jevix! Hi kay R21! Sabi ni Ronald. Poco! Hello kay Lanoel! Good morning sa inyong lahat. Ayan, diba? Gusto nyo na bang magbasa tayo? Makarinig kayo ng happy hour? Excuse me. Nabusog ako sa ininom kong ihi. Ihi! Uminom ako. Ito yung ano eh, tinutunaw. Tablet siya, tapos ito tutunaw mo sa tubig. Pa-check ng mamaya yung PM ko sa page. Ah, bakit? Hello, DJ here in California. Shout out sa mga nurses here from DJ Slim M4 Life. Hello! Hi kay Art. Good morning. Hello kay Riza, kay Tracy, kay Sheshi. Hello from Pawn Shop Limay. Hi, Curtel. Okay, at eto na mga bes. Nakalagay na naman dito sa papel. Pinadala sa atin, galing sa guard to eh. May nagpapaabot, sabi sa akin. Ma'am, para daw po sa inyo, sabi sa akin. Okay, tapos nabasa ko. Happy hour pala! Okay. Hi, Melvin! Hi, kay Sheng! Hi, kay Kat! Hi, kay Janelle! Good morning sa inyong lahat! Magandang morning! Magulo, rugged look ako ngayon, di ba? Kasi naligo ako pero hindi lang ako nagsukulay. Pero naligo ako, promise. Wala ba naniniwalang naligo ako? Ayan. Hello sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Wait lang, i-share nyo naman po ito. I-share nyo naman ang happy hour natin ngayon. So, i-share ko muna guys bago tayo mag-proceed. Let's share it. Share. SKL. Share to a page. SKL. Lagay nyo SKL ha, ang caption. Sa mga hindi nakakaalam ng SKL, mamaya sabihin ko kung ano yung ibig sabihin nun. O, sino nakakaalam ng ibig sabihin ng SKL? Kung talagang millennial kayo. Yan, na-post ko na, na-share ko na, share nyo rin guys. At magbabasa na tayo. Ayan, shit ka lang. Si Kiko talaga ang bobo. Kiko! J-Rolled,
Wow, ha? Hi kay Renji. Hi kay Adrian. Hello na po, bes. Okay, are you ready, guys? Are you ready? Are you ready para sa isa na namang araw kung saan magbabasa tayo ng mga kahindik-hindik, kapangi-pangilabot, nakakatindig balahibo ng mga kuwento ng ating mga bes. At ito ang kanilang mga happy hour. Ready na ba kayo, guys? Kanina pa ako din sabi na ready. Ako pala yung hindi ready. Okay, here we go! And mga bes, magandang umaga sa inyong lahat. Magbabasa na naman tayo ngayong araw na ito ng ating Happy Hour with Maria Morena. DJ Maria Morena. Ako po si Vic, 20 years old at isang varsity player ng volleyball. Avid listener po ako ng Yes the Best, lalo na pag nanonood ako ng Happy Hour. Kaya naman, naisip kong i-share ang aking kakaibang experience na talagang nagmulat sa akin sa totoong meaning ng live your life to the fullest. Bata pa lang ako. Namulat na ako sa Nyorn at ibang mga nakakapangilabot na bagay dahil din sa mga pinsan ko. Hanggang sa lumaki na ako at nagka-girlfriend, tuloy pa rin ang aking sexual fantasies. Pero DJ MM, proud virgin po ako, ha. Marami akong naging girlfriend, pero virgin to since birth. Hanggang nood at pagsiselfie lang talaga ang ginagawa ko. Nung mag-college ako, natanggap ako bilang isang varsity player ng volleyball. Mahirap. Busy kaya naging single ako. Doon, nakakilala ako ng bagong teammates. Mababait sila, matatalino, masipag, at gwapo din katulad ko. Pero, meron akong isang teammate na naging sobrang close ko. Itago natin siya sa pangalang Miko. Mabait, guwapo, matalino, at magaling. Sobrang close talaga namin ni Miko. Kami yung laging magka-partner sa drills, roommate ko siya sa dorm, at palagi kaming magkatabi sa bus kapag nabiyahe ang team papunta sa mga game. Sabay pa nga kaming nagsha-shower. Sabay kaming kumain. At siya yung nasasabihan ko ng problema. Siya talaga yung maituturing kong tropa.
best buddy kumbaga. My girlfriend si Miko, maganda at sexy. Pero ang nakakatawa, yung mas pinagkakamalan kaming magsyota dahil hindi kami mapaghiwalay. O diba? M2M relationship. Nung una, normal lang trato ko kay Miko. Hanggang sa isang beses, na-attract ako sa puwet niya. Ang tambok-tambok. Lalo na kapag nakasuot kami ng cycling shorts. Ang laki rin ng hita niya. Maputi. Makinis. Alam ko, lalaki ako. Lalaking lalaki. Pero hindi ko alam kung bakit naa-attract ako sa katawan niya. Dumating nga sa point na pinagsamantalahan ko ang wet packs niya. Nag-selfie ako habang siya tulog. At tinitingnan ko ang matambok niyang wet packs. Lumipas ang mga buwan. Napapansin ko na parang tumamlay si Miko. Parang wala siyang gana. Dati kasi pagtapos ng training, yayayain niya akong kumain. O kaya manood ng sine. Isang araw, oy, itigil mo yan, hindi ako makapag-concentrate. Ito na naman tayo eh. May pa-video pa si Kiko. Okay, sorry po. Oh. Sorry na. Okay, dito na tayo, Beshi. So, yun na nga. Tumamlay na daw si Miko. Isang araw, hindi umattend ng training si Miko. Hindi ko alam kung bakit. Kaya naman pagtapos ng training, sinadya kong magpunta sa dorm niya para makita ko siya agad. Ewan ko ba, pero parang hindi buo ang araw ko pag hindi ko siya nakakausap o nakikita. Gusto ko nasa tabi ko lang siya. Hanip. Nababakla na ata ako. Anyway, dumiretso na nga ako sa kwarto. Nakita ko si Miko na nakahiga. At napansin ko, parang umiiyak siya. Nilapitan ko siya agad para tanungin kung ano ang problema. At doon ko nalaman, break na pala sila ng girlfriend niya after 5 years. Kaya pala napapansin ko ang pananamlay niya ng mga nakaraang buwan. Bigla akong nakaramdam ng awa kay Miko. Kaya hinagod ko ang kanyang likod. Pero nagulat ako nang bigla siyang yumakap sa akin. Parang may kakaibang kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Naramdaman ko na unti-unting nag-iinit ang aking katawan. Hindi ko maintindihan. Ano ba tong nararamdaman ko? Tumayo ako at tumungo sa banyo para maligo dahil ramdam na ramdam ko ang init ng aking katawan. Laking gulat ko nang sumunod sa akin si Miko sa banyo. Hinila niya ako at biglang hinalikan. Hindi ako nakagalaw.
Nanigas ang buong katawan ko. Ramdam ko ang pananabik ni Miko. Ang tamis ng labi niya, DJ MM. Naramdaman ko na tuluyan ang naglaro at gumapang ang kanyang kamay sa loob ng OOTD ko. Pababa sa aking Batman, papunta sa aking likuran, sa aking dibdib, at pababa sa aking alaga. At doon na ako nag-init ng tuluyan. Kaya ginantihan ko na ng romansa si Miko. Walang mapaglagyan ang sarap at ligayang aking nararamdaman. Yon ang gabing nawala ang aking iniingat-ingatang dangal at puri. Pero ayos lang, DJ MM. Dahil sobrang saya talaga ng aking naramdaman. Ganun pala ang feeling ng sarap ng unang tikim. Parang ayaw mo nang tumigil. Dagdag pa doon yung sensation na dulot ng shower. Heaven talaga. Hindi ko alam kung papaano natapos ang gabing iyon. Pero kinabukasan, hindi ko alam kung papaano ko siya kakausapin o papansinin. Ang awkward kaya. Pero alam ko na pareho naming gusto ang nangyari. Pareho kaming nag-enjoy. Kaya nga, nasundan pa yon ng maraming beses. Alam ko na may mali na sa akin. Yung parang nahuhulog na ako sa kanya, pero hindi ko pinansin dahil sa lalaki ako. Alam ko, lalaki ako. Pero dahil nga nag-e-enjoy kami, 2 to 3 times a week, ginagawa namin ang sensational moment namin. Dahil super, super sarap talaga. Ah! Tinanong ko siya kung ano ba para sa kanya ang ginagawa namin. At ang sabi lang niya, well, we are just living our life to the fullest. Ganun pala yun. Kaya naman hanggang ngayon, tuloy pa rin kami sa pag-arangkada. We're seizing the sensational moment, ika nga. Hanggang dito na lang ang aking happy hour, DJ MM. Kasi mamayang gabi, magaganap. Joke! Salamat sa pakikinig! And more power sa inyo at naway lahat tayo ay matuloy, matutong i-enjoy ang buhay natin. Nagmamahal, Vic. Pakinggan nyo yan, ang happy hour mula kay Vic. Well, sa lahat ng mga nagme-message sa atin, pwede ka mag-comment, ano ba masasabi mo? Ha? May mga natatawa, may nagpupuso, may nag-heart. Ayan.
Gina, sabi ni Adrian Jocare. Sabi ni Arglass, ano to? Yan. May bear na nakahiga at nagkukuyakuyakoy, di ba? Ayan. Hello kay Angelito, kay Adrian, Patrick Peneflor, Michael Angelo, Chew, at sa lahat ng mga besh ko na nakikitutok sa atin ngayon. Magandang umaga sa inyong lahat! Tumataas na daw ang balahibo ni Michael Angelo. Wala ba pahabol? Anong pahabol? Diba? Ang mga nakikinig, ang mga nagko-comment sa atin, puro mga lalaki. Diba? Ayan! Diba? Si Vic na nag-explore. Oo, naging Dora Dora the Explorer ang peg niya. Nakakatawa. Parang tanga yun, sabi ni Curtel. Watching from Las Vegas. Pa-shoutout sa family ko sa Cavite, sabi ni JJ. Hello sa mga taga Cavite. Ayan, di ba? Nakakaloka lang yung living life to the fullest. Nakakatawa yung part na sinasabi niya na lalaki daw siya, lalaki. Pero 2 to 3 times a week. 2 to 3 times a week. Parang ano yun, pag-gym lang. Oy, ang ganda ko daw. Totoo ba? Salamat kay Angelito Mata. O Mata. Hi kay Jai. Hi, MM. Lagi ako nakikinig ako ng Yes, the Best every Monday to Friday. Very good. Ayan. Hi kay Florine. Hi, good morning kay Bata ni Toto. Hello from Marikina. Ayan. Hi kay Adrian. Pa-shoutout naman po sa lahat ng mga taga Majay-J Laguna. Majay-J. Sabi ni Senon. Kim Joyce. Hello kay Garcia. Ay, mga taga Tacloban. Bear. Care Bear, join the group. Sabi ni Arlie. Pa-shoutout sa Binuya Fam sa Norzagaray. Oh, lalaki. Yes, lalaki. Lalaki daw siya. Hindi niya alam. Hanggang sa huli, parang hindi pa rin siya aminado na lalaki ang gusto niya. Mm, 'di ba? Kahit walang suklay, maganda pa din. Ah, thank you. Huwag mo na i-side view kasi halatang bruha ako. Mas maganda na 'yung ganyan na lang. Paglilikod na ang pangit na eh. Tingnan mo 'yan, ang kulit. Kulit. Oh! Hi! Pag napapalingon ako eh, nakakainis ka eh, ha? Oo. Ayan, diba? Good morning! Good morning sa shop ako kong face. Wala akong magawa kundi, ayan, pakita ko sa inyo yung mukha kong malaki. Okay, mga beshi! I guess we still have time. Kasi maaga tayong nag-start. Hello sa lahat ng mga nanonood. Meron tayong susunod na gagawin. Gusto nyo bang malaman ang kapalaran ng inyong mga love life? Gusto nyo ba malaman? Ha? Papaano? Simple lang, hawak-hawak ko nandito sa akin. Nadasalan po ito, kaya gusot-gusot siya. Galing pa po ito ng Quiapo. Napausukan din po ito ng insenso. Kailangan ko lang, beshi, ang inyong kooperasyon. Sabihin nyo lang sa akin kung saan nag-uumpisa ang inyong pangalan. Anong letra nag-uumpisa ang inyong pangalan? Para malalaman natin, babasahin ko ang kapalaran ng inyong mga love life. Sino dito mga walang love life? Woo! Mga walang love life, sige. Ang iyong kapalaran ay babasahin ko. So sabihin nyo sa akin, ayan, gusto daw nila. Ano ang unang letra ng inyong pangalan? Diba? Tingnan natin kung sino yung unang magsasabi. Para sa mga single to, ah. May bed ba tayo, Kiko? Hindi ko lang naririnig. Meron bang nagpe-play na bed? O baka wala. Meron. Ayan, ako. Sabi dito, letter R. Nasaan na yun? Ang bilis. O si Jaila Low. Letter D. Letter D. Ang iyong kapalaran, sabi dito. Babae ka ba? Makakakilala ka ng lalaki
na mambobola at lolokohin ka lang. Ah. Lungkot naman. Sabi ni Angelito Mata, letter A. Ito. Para sa iyo, para magka-love life ka daw. Ganito ang gawin mo. Kasi babaho yung hininga mo. Bawas-bawasan mo ang pagkain ng sibuyas at bawang. Pero totoo naman, no? Real talk. Kapag gusto mong ano talaga, magpa-impress, isa sa mga, kumbaga, matutuwa ang isang tao, kapag ano ka, well-groomed. O kaya naman, pag ginausap mo sila, hindi sila, ano, mahihimatay, diba? Diba? Yung hindi nila makikilala ka kasi nila sa unang buga. Buga ng hininga. Isipin nila sa'yo, ano ba yan? Ang tapang naman ito. Ang tapang ng amoy ng hininga. Okay, sabi ni Patrick, letter P. Letter P, ang sabi dito, ay, ang lucky gem mo ngayon ay pearl. Pero makikita mo ito sa kuweba ng katrabaho mo at mabaho ito. Oh my God! May mga lucky gem talaga, no? Oo, may mga, meron nga mga bracelet na sinusuot, eh, di ba? Ayun, ang kapalaran mo, ha? Kung sino ka man, Patrick. Sabi ni Anne Caroline, letter A. Isang letter lang. Isang letter lang. Di ba? Letter A. Ayun na nga. Babaw yung hininga mo, kaya bawas-bawasan mo ang pagkain ng sibuyas at bawang. Lalong-lalo na kapag alam mo nasa date ka o alam mo na may imi-meet kang mga bagong tao na potential na maging love life mo. Diba? Sabi ni Adrian Z na, letter Z. Sabi sa letter Z, ay, sad life. Zero ka sa aura mo ngayon, kaya huwag ka nang umaura. Ay, huwag ka daw lalabas ng bahay. Huwag kang aura kasi wala kang mapapala. Sabi ni Lope, letter F. Letter F, as in, fafa. Sabi dito, maganda. Naks. Sexy. Yes! Ang makikilala mo. Pero may itinatago siya. Ang baho ng kilikili niya. Grabe. Hoy, pwede naman 'yan kung maganda, tapos ano, mabait, gusto mo, interesado ka. Yung mga ganyan, yung mga personal hygiene, madali na lang 'yan, bes. Oo. Kaya 'yan. Kung ako sa'yo, ah, kung talagang gusto mo yung babae o lalaki, kapag may naamoy kang something sa kanya, it doesn't matter. Kasi pwede naman yan. Di ba, Kiko? Pwede naman nga ano. Halika, sabay tayo maligo. Yeah! Hihilurin ko yung kilikili mo nang mawala yung putok mo. Sabi ni Samuel Maravillas, letter S. Para sa letter S. Oh, kasama na rin dito yung lahat ng letter S, okay? Kung may pasok ka ngayong araw at pagkasakay mo ng boss ay standing ka, huwag kang mag-alala kapag nakaramdam ka ng kuryente sa katabi mo. It's a sign na siya na si the one! Pero i-check mo kung opposite sex kayo. Mahirap na. Oh, nagets mo yon. Pag sumakay ka daw ng bus o basta nag-commute ka, beshi, tapos meron ka naramdaman na spark, may kuryente, naku, siya na daw yun. Siya na yung the one. Pero tingin-tingin mo na, lingon-lingon mo na, mamaya biglang hawakan mo yung kamay o biglang humawak ka kung saan gusto mo humawak, ba? Diba? Tingnan mo muna yung mukha niya, tingnan mo, kilatisin maigi kung nag-a-attract ba kayo sa isa't isa. Kasi ba? Diba, hindi na opposite attracts eh. Ano na eh. Eh, hindi na natin alam eh. Rainbows. Diba? There's a rainbow. Sabi ni Baby Love, letter K. Para sa mga letter K. Ay, sabi dito, beshi, magiging close sila ng best friend mo. Ah, may makikilala ka na magiging close sa best friend mo. At ipapalit ka niya
para sa best friend mo. Aray. Pagpapalit ka. R po, PS bakla ako, sabi ni Ro. R. Eto, ay, dahil bading ka. Eto, kung bakla ka, makikilala mo na ang lalaki na para sa'yo. Pero sa ngayon, wala pa siyang trabaho. Kaya ikaw na muna ang magbigay ng allowance sa kanya. Diba? Ayun, yun. Row. Si Adrian S. Nasabi ko na yung S. Baby Love N naman daw. N. O, letter N. Ang dami naman letter ni Baby Love. Nasaan yung N? Ito. Sabi dito, Besh. Ano to? Manununo ka sa vacation trip nyo at magkakajowa ka ng duwende. Gusto mo yung magkakajowa ka ng duwende, ha? Ang saklap, sabi ni Baby Love. Ano pa? Letter J. Ito. Ay! May makikilala ka daw, mamahalin mo. Kaso, baka mama's boy o papa's girl. Paano yun? Alam mo, yun yung isa sa mga ayoko na mangyari. Yung tipong sa relationship namin, mangingialam yung magulang. O kaya yung nanay o tatay. Diba? Wag. Duwende talaga, oo. Ano pa? Anong letter? May J na, may Joshua. Ayun nga, letter J. Hindi ka nakikinig kanina eh. Yun nga, mama's boy o papa's girl yung makikilala mo. Oh, letter Y daw. Y. Oh, Y. Sabi Beshi, magiging happy ka sa jowa mo ngayon. Dahil hindi ka yummy at baka ipagpalit ka. Ha? Huh? Ah, maging happy ka na sa jowa mo ngayon. O, wag ka na daw choosy. Grabe. Ano pa? I-share nyo guys. Kung gusto nyo mabasa ko yung mga comments nyo, dapat mag-share kayo. F? Tapos na tayo sa F. Ano pang letter? Cute daw ng kilay ko. W, sabi ni Crisanto. W! Kung lalaki ka at naghahanap ng bagong jowa, swerte ka. At may makakatabi kang kasing ganda. Ni Ganda Wanda. Ay! Gusto mo yun? Oh, kasing ganda ni Ganda Wanda, oh. Ayan. Letter M. Hindi ko pa ba nabasa yung letter M? Letter M, sabi dito, magkakajowa ka na, Michael. Pero, hindi siya araw-araw naliligo. Pwede ba yun? May ganun bang tao? May kilala ba kayo na hindi naliligo araw-araw? Ano yun? Every MWF? Ganun? Ano pa? Letter? Ang saklap. Sorry. Letter? P? Ayun nga, Beshi. Nasabi ko na kanina. Letter P. Pisti. Ayan, ano pa? Ayan, sa mga letter B. Eto, letter B. Makinig ka. Para sa mga pangalan na nagsistart sa letter B. Magpalit ka araw-araw ng panty o brief or underwear kasi nakakahaba yan ng pubic hair mo. Ah.
Ganun ba yun? Ganun ba yun? Letter I, sabi ni Ann De La Cruz. Letter I. Para sa mga walang love life na letter I ang simula ng pangalan, makikilala mo ang taong magmamahal sa'yo. Pero mas mahal niya yung Mobile Legend niya. Yun lang, beshi. Mas gusto niya mag-Mobile Legend kaysa magkasama kayo. May R. Tapos na yung R. Kung lalaki ka, may makikilala kang babae na mahilig mag-rap. Kaya maging handa ka balang araw kasi maririndi ka sa sermon niya kapag naging asawa mo siya. Babae, no? Magaling mag-rap. Tapos, lalo na pag nag-aaway kayo, talagang rap-rapin ka niya. Rap, be. Letter U, sabi dito. Letter U. Kung may sahod ka, magtipid pa. Dahil kapag naubusan ka, baka ipagpalit ka na niya sa boss niya. Grabe naman. Dahil lang sa pera, di ba? Pinagpalit ka sa iba. Sana walang ganun. Thanks, wag na lang. Sabi ni Ann. Wow. Umbrella, ha ha ha. Ano pa? Anong letter? Eto para sa mga hindi ko pa nababanggit. Ng mga pangalan na nagsisimula sa letter Q. Yan. May makakatabi ka sa bus ngayong araw at maaring siya na ang the one. Pero tiyakin na wala siyang dalang kutsilyo. Dahil baka sa huli, maibigay mo ang lahat, pati ang pera, at baka hindi ka na makauwi. Oh my God. Oo, mag-ingat kayo sa mga makakatabi nyo. Hindi lahat ng maitsura, presentable ang mukha, maganda ang ginagawa. Yung iba kasi, di ba, nag-disguise na ganun. Ang forma, yun pala, mga holdupper. Paktay, sabi ni Ronald. And mga best, that's it. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa atin, sa ating happy hour, at saka sa mga nakasama ko sa pagbabasa ng ating mga kapalaran para sa mga single at walang love life. Mga beshi ko, maraming salamat. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa programa ko hanggang alas 12 ng tanghali. Makakasama mo, Maria Morena po, sa 101.1 Yes, the best. Okay, thanks, bye.